So, hello guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video, bale, i-share ko sa inyo yung proper use ng glass cutter. Okay, so ganito. Okay, so before we start, bale, i-share ko muna sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. Okay, so actually maraming glass cutter sa market, like diamond glass cutter, tapos may mga cutter pa na talagang malalaki. So, mga pamputol talaga na malalaking glass. Okay? So, bale ngayon, ang ipapakita ko sa inyo or i-demo ko sa inyo, itong carbide glass cutter. Kung paano siya gamitin and paano siya i-set up. So, actually, pareha lang naman silang. Para-paroho lang naman yun silang kung paano gamitin. Okay? Kaso, ito lang, meron siyang may nilalagay sa loob niya. Tapos, yung iba, katulad nito, diamond glass cutter, wala siyang nilalagay sa iba. Dulo lang siya and itong yung head cutter niya. Yan. So, ito yung i-demo natin. Carbide glass cutter. Okay? So, start na tayo. So, ito yung ating carbide glass cutter na gagamitin. Okay? So, guys, kung mapapansin nyo, yung dulo, meron siyang small wheel. Ito. Yan. Siya yung pang-cut natin. Kumbaga sa ballpen, siya yung pinakang ink para makapagsulat ka. Yan. So, safe naman siya. Hindi siya sharp, kaya okay siyang gamitin. So, hindi ka masusugat. Yan. Sa glass lang siya talaga gumagana. So, kahit iganan mo sa skin mo, hindi ka masusugat. So, yan. So, and itong black na to, yung mahabang to, ito naman yung lagayan ng gas or oil. Yan. So, check natin. So, paano ilalagay? Open mo lang to. Yan. And yung dulo nito, yan. Diyan nilalagay yung gas or oil. So mamimili ka lang kasi pareha naman siyang magandang gamitin. So ngayon, sa ngayon ginagamit ko is gas kasi yun yung available sa shop kanina. Yan. So lock na natin. And ito, yan, wait lang. And itong ball, kung mapapansin nyo, ito yung parang crack naman natin. Para maputol yung bubog. So, gagamitin natin to sa pangkatok. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay, so yan. So, ang tanong ng iba, bakit nilalagay ng gas or oil? Kasi po, para smooth yung pagputol ng bubog and it will provide superior cutting performance kapag meron siya. Kasi kung wala, minsan, hindi maganda yung pagputol. Putol-putol yung ano, I mean, hindi straight yung bubog na mapuputol mo. Mag-iibang direction. Madalas ganun. So, kailangan para mas maganda, hindi ka masayangan, meron kang gas or oil. So, yun po siya. And yan yung ating, kung paano i-set up yung ating carbide glass cutter. Okay? Yan. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung proper handling ating glass cutter. Okay, so you should maintain a 45 degree angle and kailangan yung tunog nito dapat smooth lang. Okay, so yung pagpupull mo ng cutter, hindi siya magaan, hindi din siya mabilis. Yung pressure okay lang. Sakto lang dapat yung pressure na ibibigay mo sa pagpupull ng ating cutter. So, sample na natin. Okay, so 45 degree. Then, dahan-dahan o relax lang yung pagpupul nung ating cutter sa glass. So, kailangan yung tunog, kailangan hindi maputol. Smooth lang. Okay? So, start na tayo. Yun. Then, sabi ko nga, itong ball, ito yung gagamitin natin sa pag-crack. Okay? So, yung line, kakatok natin doon sa gitna nito, sa ilalim. Yun. Yan. So, minsan mabilis mabaak, minsan hindi. So, dapat relax lang. Okay, so sample ulit tayo. 45 degree angle, then relax lang sa pagpupul. Then, yung tunog natin. So, ganyan. Then, ito, gagamitin natin sa center. Pag may crack na, center to. Hold, then, dinan. Yun. So, yun yung pagka-cut. So, yun guys, tapos na tayo sa
ating topic about sa carbide glass cutter, kung paano siya i-set up, and yung proper handling ng ating cutter. Okay, so hindi siya yung katulad ng ball pen na hawakan mo lang, sulat ka, tapos na. So, meron siyang proper angle and handling. So, yun guys, kung may question ka po, comment ka lang po sa ating channel. And kung bago ka pa lang din po sa ating channel, so please huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe, and pahit na rin po ng notification bell natin para ma-update ka sa next na videos na gagawin natin. So thank you and God bless.